Ang pamagat na ating pag-uusapan ngayon ay worry not and start living what God wants. No, lahat tayo worry not. Pag sinasabi ng Bible worry not, huwag kayong mabalisa. Lagi sinasabi ng salita ng Diyos, huwag kayong mabalisa. Huwag kayong mabalisa kasi alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong mga pangangailangan. At ang sabi niya, kung ang mga ibon, sabi ng Matthew 6, kung mga ibon na sila ay walang iniintindi, pinapakain ng Diyos. Yung mga halaman na kung saan kinabukasan ay ginagawa lang ng panggatong, sila ay nabubuhay. Ang sabi niya, gasino pa kaya kayo ng mga nilalang ko? Gasino pa kaya kayo na higit kaysa ibon, higit kaysa mga halaman, higit kaysa mga pananim, kayong mga tao ay aking lubos na kinalulugdan. Kayo ay nilikha ko ayon sa aking wangis. Kung inyo mababantayan, pag sinabing worry not, kasi dapat nating tanungin, ano ba yung mga pressure na angat ng paangat sa buhay natin? What pressure has arisen in your life? Ano ba tong mga bagyo na to na parang patindi ng patindi sa buhay niyo? At ano ding klaseng mga bagyo o pressure na gumigipit sa'yo, gumigit-git sa'yo sa buhay mo na di mo malampas-lampasan? Ang dami niyan. What pressures has arisen in your life? Ano po itong mga pressure na ito, itong gitgita na ito, na pataas ng pataas, parang wala yatang katapusan, dumating ka na sa buhay mo na nagtatanong ka sa iyong sarili, alam mo po ba na at isa pa, what kind of storm is it that pressures you? Ano yung mga bagyo na yan that pressures you? Ano itong mga pagsubok na ito na laging doon paulit-ulit sa buhay mo? Ano mga klaseng bagyo yan? Pamilya, asawa, mga anak, financial, na ito yung nagigipit, na nagbigay ng kagipitan sa buhay mo, na parang di mo maintindihan ang mga pangyayari naturally. At isa pa, how should you position yourself to respond? Paano po, ano pong posisyon? Paano ka lulugar? Saan ka lulugar? Ano ang dapat mong tayuan? Ano ang dapat mong kalalagayan sa buhay? Ano ang posisyon ng puso mo? Ano ang iyong kalagayan sa buhay na kailangan mong harapin? Kailangan mong tugunan lahat yan. Kasi lahat ng mga kinakaharap natin na ito ay hindi ito mga biro-biro. Lahat tayo may kinakaharap. Pero kung inyong mababantayan na ang purpose ng pressure na ito is to shape us. Ang purpose ng pressure na ito is to change us. Ang purpose ng pressure na ito is to inspire us to hold the unchanging hope of God. Itong pressure na ito, itong panggigit-git na ito, ay tinutulungan tayo. At iyan lang ang kahulugan ng Diyos. He never failed you. Because He teaches us the way we need Him in every day and every hour of our lives. Yan talaga yan, oras-oras, bawat araw, tuturuan tayo. Mga kapatid, yung pressure na yan ay hindi para maging talunan ka. Ang pressure na yan para kilanlin mo lalo na ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. Amen po ba? Siya ay Diyos ng comfort, sabi niya sa 2 Corinthians chapter 1. He is the God of all comfort. He is the God of mercies. He is the Father of mercies and the God of all comfort. Yan, kung may inyong maiintindihan pa doon sa verse 8 ng 2 Corinthians chapter 1, na dumating na sila talaga sa sukdulan ng kanilang mga problema, habang nakakaharap nilang problema, umabot na talaga sila na doon sa lundo ng lubid nila hanggang sa masabi nilang ikamamatay na yata nila yun. Kung inyong mababantayan mga kapatid, ang pressure hindi para maging talunan ka. Ang pressure para gisingin ka, ang pressure ay para buhayin yung iyong mga stamina, yung mga natutulog na parte sa buhay mo, gisingin ka na may Diyos. May Kristong nabuhay na mag-uli mula sa mga patay. May Kristong napako sa krus sa Kalbaryo at gusto niyang ipresenta sa iyo, kaya ako napako dito para hindi mo nadaanan ang pagkapako na yan. Ako ang mamamatay para sa iyo, mabuhay ka lang. Amen po ba? Namatay si Kristo Jesus para mabuhay tayong lahat.
Amen po ba? Kaya nga, sabi niya sa Philippians 2:13, for it is God who works in you. It is God who works in you both to will and to do of His good pleasure. Kaya nga, sabi niya, it is God who works in you. Sa gitna ng mga trouble na yan, sa gitna ng mga problema na yan, i-remind natin ang ating sarili. Ipaalala natin sa ating sarili, i-memorize natin yan sa ating sarili. Kaya nga, sabi niya nga sa verse 12 nga kanina, di ba? My beloved, as you have always obeyed, kayong laging sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Not as in my presence only, hindi lang ito sa harapan ko, kundi lalo na siguro kahit sa wala ako, hindi sa aking harapan. Work out your own salvation. May party kayo talaga, may party ako talaga na dapat tayo mag-participate. Kasi yung kaligtasang tinanggap natin doon sa krus, sa dugo ng Panginoon, tinanggap natin ang libre yon. Tinanggap natin yung kaligtasan na yan na libre, na wala tayong ginawang anuman. Dahil sa kanyang mercy, wala tayong ginawang anuman, malinis ang ating mga kasalanan. Ngayon, pagkatapos nating naligtas, pagkatapos natin na tinanggap ang kaligtasang libre, na wala tayong ginawa, wala tayong pinagpunyagian noon, kundi si Jesus ang gumawa in our behalf. Ngayon, pagkatapos nating maligtas, gusto niyang ulit maligtas. Ano ang mga pangyayari sa buhay natin sa ating kinakaharap araw-araw? Work it out. Work it out. Trabahuin mo yan with fear and trembling, na may kasamang takot at may kasamang panginginig, na buong pagkilala na, Lord, ikaw ang aking kailangan. Lord, ikaw ang aking sanggalang. Lord, ikaw ang aking sandigan. Lord, ikaw ang lahat-lahat. Mga kapatid, kaya sabi niya, for it is God who works in you. Amen po ba? Siya ang Diyos na gumagalaw sa inyo, gumagawa kasama niyo sa inyong mga desisyon sa buhay at sa lahat ng inyong gagawin sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. Amen po ba? The word works, mga kapatid, ang meaning ng works means to be mighty, to energize, to be mighty in, to be effective, to show forth self. Energize means to give energy, to give energy to rouse into activity, to put forth energy. Yan po yung energize, mga kapatid. To mighty in, to be effective, mga kapatid, it is God who works in you. Kung iyong Tagalogin yan, dahil ang Diyos ang gumagalaw sa iyo, para wag kang magiging useless. Hindi ka maging useless, kundi maging effective. Amen po ba? Maging epektibo ka, to show forth self, maipakita mo ang iyong sarili na hindi ka pipitsugin. Yeah. Di ka pipitsugin. You are somebody, you are not nobody. Amen. You are somebody. Hindi ka maliit, hindi ka biro-biro, hindi ka walang silbi, kundi ikaw ay unique. At ang sabi niya, to show forth self. Amen po ba? Kaya nga yung word na energize, to give energy to rouse into activity. Ibig sabihin ng to rouse into activity, yung tutulog-tulog ka, maging gising ka talaga. Maging aktibo ka, maging kagamit-gamit ka. At bakit? Kasi na-energize ka, kapatid. Amen po ba? Kasi na-energize ka. At dahil na-energize ka, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Ang ibig sabihin niyang energize you to will means to be resolved or determined and to do. To determine, to be resolved or determined. And the word to do means put forth energy, the things that bring pleasure to God. Yung mga bagay na nagbibigay karangalan sa Diyos, di talaga pababayaan ng Diyos na ibigay sa iyo yan, na maibigay yung glory sa tao. Maibigay yung glory sa tao, glory to me, glory to me. Hindi para purihin ka, hindi para sambahin ka ng tao, kundi kaya binigay sa inyo ng Diyos yan, kundi i-honor God, to honor God with your wealth. To honor God, dyan sa talino mo na yan, dyan sa galing mo na yan, maluwalhati mo ang pangalan ng Panginoon.
Amen po ba? Maluwalhati mo ang pangalan ng Panginoon at dahil yung Diyos na gumagalaw sa iyo works in you, anong worry na pwedeng umatake sa buhay mo? Can you imagine, na-energize ka ng Panginoon, may worry pa ba? Naintindihan mo ba yung word na yan? May worry pa ba kung binigay na sa iyo ng Panginoon? Wala, di ba? Kasi alam mo na ang iyong tinatawagan ay nabuhay na maguli. Alam mo na ang iyong tinatawagan ay walang nagawa ang kamatayan at libingan sapagkat siya ay nabuhay na maguli. At dahil siya ay nabuhay na maguli, walang pwedeng magiging lugi sa taong naniwala sa Diyos. Walang taong naging dihado, walang taong magiging kawawa dahil naglingkod siya sa Diyos. Mga kapatid, lahat ng naglingkod sa Bible, mga kapatid, ay umaman dahil sa Diyos. Bakit? Siya ang nagsabi, bibigyan kita ng lakas upang sumagana ka. Sino nagsabi niyan? Ang Diyos kay Moses. Sabi niya sa Deuteronomy chapter 8 na siya ang nagsabi na bibigyan ko kayo ng lakas upang managana ka. Hello? Bibigyan ka ng lakas, sabi mo sa iyong katabi, bibigyan ka ng lakas. Para saan ang lakas na yan? Sabi niya, to be mighty in. Para saan ang lakas niyan? To be effective. Sa para saan ang lakas na yan? To show forth. Kaya nga, kung iyong maintindihan ngayon, kung iyan ay pakita yan ng Diyos, kaya nga Christianity, without the Holy Spirit is empty. Kasi wala nga namang gagawa. Kasi ang Holy Spirit, it is God who works in you. Tama? Mali? Sabi kanina, for it is God who works in you. It is the Holy Spirit who works in you. Oh, ano ang kabalintunaan yan? Ano ang opposite niyan? Ano ang kabaliktaran niyan? Christianity without the Holy Spirit is empty life. Dead, draining, ineffective, striving to be good. Lagi na lang tayo nagsusumikap na maging mabuti, mapapagod kang magpapakabuti. Kaya minsan, sinasabi mo lang sa iyong sarili, nagpapakabuti naman ako, wala man lang nakapansin. Yun ang problema mo dahil naghahanap ka ng pansin. Di mo alam, ang taong mabuting tao, hindi na iniisip, kusa na lang mabuti ay mabuti. Tama, mali. Ang huwad na kabutihan ay naghahanap ka ng pansin. Kasi, wala mo lang nakapansin sa akin, ginawa ko na nga ang lahat. E di lalong walang makakapansin kasi ang mga huwad na kabutihan, nagpapapansin yan batiin. Hello? Pero ang puro o pulido o ang pure na kabutihan, kusa na lang gagalaw yan. Di yan kailangang mapansin o hindi. Gagalaw na lang yan. Can you imagine yung Christianity na wala ang Holy Spirit, ang buhay ay empty. Lagi na lang sagad, kulang, patay, drain, yun na. Laging ineffective, hindi na lang tayo, di tayo makabangon-bangon. Kaya kung inyong mababantayan, ang tanong dyan, ano ang mangyayari kung tila tingin mo tahimik ang Diyos sa buhay mo? Ano kaya ang mangyayari kung tila tahimik ang Diyos sa buhay mo? Kasi Christianity without the Holy Spirit, sabi ko nga kanina, Christianity without the Holy Spirit is empty. Dead, draining, ineffective. Kaya kung inyong mababantayan, yung pagwala ang Holy Spirit sa atin, na ang totoo nandyan naman lagi yan. Sabi ng Acts 17, ang totoo hindi naman ako malayo sa inyo. Pero ito nga ang tanong eh. Kahit nga sabihin natin hindi siya malayo sa atin, tayo nga kasi ang nakakaramdam na ang Panginoon ay parang tahimik. Kaya ano nangyari? Kapag tahimik, sabi ng Psalms 28, sabi ni David, do not be silent to me. Lest if you are silent to me, I become like those who go down into the pit. Sabi ng Psalms 28 verse 1. Do not be silent to me. Lord, huwag kang manahimik sa buhay ko. Kasi kapag
talagang tahimik ka na, sigurado talaga ay magiging katulad ako ng mga tao na kung saan ay talagang pahulog na doon sa bangin. Pahulog na, pababa na ng pababa. Alam nyo, sabi ni David, do not be silent to me, Lord. Ngayon nga eh, ang tanong nga eh, kung ang Diyos ay silent sa buhay mo, ano kaya ang mangyayari? Ano madalas mangyayari niyan? Ha? Kahitinan mo, worry ka na. Doon na nagsimula ang worry. Doon na nagsimula kasi nangangapa ka. Ano ba ka talaga kalooban ng Diyos? O di kaya, ang tindi nga nung nangyayari kay Sister Mimile, no? Yung mga ganyang pangyayari, masusukat talaga yung foundation mo sa paniniwala. Masusukat talaga yan eh. Alam mo ba, saan ka huhugot ng lakas? Yung paghuhugutan mo yan, yung point of reference mo dyan, sa gitna ng mga pangyayari na yan, yung point of reference mo dyan, saan ka huhugot? Yung point of reference means huhugot ka. Saan ka huhugot ng lakas? Sino ang iyong tatawagan una? Kaya naisip na tatawagan ko kaya si Pastor, tatawagan ko kaya ka si Pastor Ame. May mga area, mga kapatid, na ang iyong tatawagan talaga una ay Diyos. Tatawagan mo talaga. Kaya sabi ni David, Lord, do not be silent to me. Huwag po kayong manahimik sa buhay ko. Kasi kadalasan kapag once na talagang ikaw ay tingin mo tahimik ang Panginoon, sigurado, napakagulo ng buhay mo. Very troubling yan. Very troubling yan. Kapag napakagulo niyan, you listen for His voice, but no response. You need help, but God seems silent. You need help, pero mukhang hindi talaga madali, kapatid. Di talaga yan madali. Believe me, di talaga madali. Yung pangyayari na yon, na sinabi niya na yung pag-uwi namin galing Jakarta, bubungaran ka ng ganon? Ha? Sa palagay niyo? Bubungaran ka ng asawa mo? Bubungaran ka ng sulat? Bubungaran ka ng anak mo? Bubungaran ka ng tuition na walang pambayad? Bubungaran ka lahat? Ay nako, lahat pambungad ganon? Paano kaya? Alam mo, ang bilis natin na mabilis natin tumingin sa kawalan. Mabilis tayong mag-wonder, wondering, ano kaya yun? Wondering, mabilis tumingin sa kawalan. Pakiramdam natin, galit tayo, feel angry and resentful. Yan po yung ating pakiramdam eh, mga kapatid, yung pandama natin na parang, bakit mo ako, Lord, pinabayaan? Lahat na lang galit ka. Alam nyo po, nag-iisip ka na ang Diyos maaaring iniwanan ka na. Ito yung madalas. Ano kaya mangyayari kung silent ang Panginoon sa akin? Ito yung madalas na iniisip natin, baka ang Diyos iniwanan ako. Baka ang Diyos, kaya discouraged na discouraged ka at maybe ikaw ay depressed, mga kapatid. Tingnan nyo po, di lang naman yan, hindi naman ito foreign eh, hindi banyaga ang mga ganyang experience eh. Hindi naman banyaga yan eh. Hindi yan foreign na experience, hindi yan pangkaraniwang experience. Palagi na lang yan nangyayari sa atin. Yung magtatanong ka, Lord, yung tahimik ang Diyos sa buhay mo. At sabi ni Hezekiah, si King Hezekiah ito eh. Si King Hezekiah sa 2 Chronicles chapter 32 verse 31. Ay talaga namang andaming ginawa ito si King Hezekiah na napakaganda. Ano? Napakaganda si King Hezekiah. Yan ba yung sinulat ko? Okay. Doon sa King Hezekiah, sa 2 Chronicles 32:31, sabi ng Bible, hinayaan siya ng Diyos na gawin ang gusto niya upang subukin ang kanyang pagkatao. Kaya ako lang kinuha yung word na yan, yung letter B. Hinayaan siya. Kasi may nangyari kasi sa lupain na yun.
may mga pangyayari. Pero yung pangyayari na yun na di mapigilan, hindi gawa ng tao, dumating lang ang ganong pangyayari at ang Bible nagsabi, hinayaan siya ng Diyos. Pinahintulot ito ng Diyos na gawin ang gusto ni Hezekiah, gawin yung gusto niya lang. O sige, tuloy mo lang yan, Hezekiah, sa gusto mong gawin. Tuloy mo lang, Hezekiah, pero ang Diyos wala doon. Ipapahintulot ng Diyos na mangyari ang dapat mangyari na wala siya doon. Pero ano ang purpose ng Diyos doon? Ha? Ang purpose ng Diyos upang subukin ang ating pagkatao. Kasi sa ganong pressure, mga kapatid, ano kaya ang mangyayari kung tila ang Diyos tahimik sa buhay mo? Simple lang, gusto ng Diyos makita ang totoo mong pagkatao. Gaya niyan, pag may nangyari sa inyong mag-asawa, di ba, bait-bait ang asawa ko noon, ba't ganito, nagkaganito, anong gagawin mo? Dahil di mo na na-expect, gaya kanina, nangyari yung nawala yung passport. Nawala yung cellphone. Ang babantayan dyan, ano yung pagkatao mo? Hello? Intindi niya. Alam mo, sa gitna ng pangyayari, doon talaga masusukat ang pundasyon ng iyong paniniwala. Kaya minsan, ang tanong mo kung saan galing mula ang worry, simple lang. Balikan mo ang pagkatao mo. Nasaan ka? Ano ang respond mo? Ano ang response mo sa ganitong mga sitwasyon? Ano ang tugon mo? Wag lang mawala ang asawa. Maganda 'yon, ano? Kahit yung paso, ano, wag lang mawala. Kasi yung nagbasag ng paso, yung anak, binasag yung mukha. Kasi yung paso, mahalaga kaysa mukha ng anak. Kasi ang ibig kong sabihin, yung parusa nila sa mga taong naka, alam mo, yung halaga mo sa bagay, yung attachment mo, pagkatao din yan. Saan nakadikit sobra ang puso mo, yun ang ipaglalaban mo. Pagkatao din yan. Nagasgas yung kotse, no? Ano yung mga mahalaga, saan ka attach? Pag yan ay nagalaw, lahat ng minamahal mo, pag ginalaw mo, masusukat ang pagkatao mo. At ang Bible nagsasabi, hinayaan si Hezekiah ng Diyos. Ang Bible nagsasabi, hinayaan si Hezekiah ng Diyos sa gusto niyang gawin. Hello? Okay? Okay? Okay ba yun? Bible to. Alam niyo po, minsan, tingin natin, ay, naku, yung worry, ay, nagagatak talaga. Ay, bakit? Ano naman nangyari doon? Nagsisimba pa naman ako. Nagtatites din naman din ako, Lord! Hello? At biglang pag may nangyari, minsan tinatanong mo, mayroon bang Diyos? Sige, alam mo, minsan maisip natin to, bumalik tayo sa ating sarili, di lang naman ikaw ang nakadanas dyan, si King Hezekiah dinanas niya yan. King Hezekiah. Eh, king kanina eh. Iskano nga lang yon. Emmanuel din yon. Eh, ang pangalan, napaka-spiritual, God with us. Kaya nga sabi niya nga eh, ang hirap awayin yung hindi ka inaaway. Tatawag sa telepono dahil nawala yung telepono. Di ang tatawagan na, Jeremiah 33:3. Maging spiritual na lang. Jeremiah 29.
Ayos talaga yun, no? Huwag lang mainis. Lord, sa'yo na lang ako tatawag. Kung posible yan kay King Hezekiah, ba't ikaw hindi? Kaya ngayon natin maintindihan ang Bible sa Philippians 2, for it is God who works in you. Alam mo, kung sold out ka na, na ang Diyos ang gumagawa sa ikabubuti natin, ang Diyos gumagawa sa atin. Alam mo, pag sold out ka na dyan, kahit siguro hindi mo feel, hindi mo naramdaman na tila ang Diyos tahimik sa'yo, pero dahil alam mo nang alam na alam na alam na alam na alam na meron kang alam na alam ng Diablo ang alam mo, mga kapatid. Siguro naman, mahirap kang dalihin ng kabalisahan. Worry not, start living. Huwag kang mabalisa. Worry not, start living what God wants. Kasi alam mo, energize you to will, meaning be resolved or determined. Yung word na to will, yung word na will means to resolve or determined. Siya kasi ang magbibigay sa'yo ng determinasyon niyan eh. Siya ang magbibigay sa'yo ng pulso niyan eh. Siya ang magbibigay sa'yo ng panahon niyan eh. Siya ang magbibigay sa'yo ng sitwasyon. Siya ang magbibigay sa'yo ng kasiguruhan sa lahat ng pangyayari. Pero ang gusto niyang bantayan dyan ay ang iyong pagkatao. Balikan mo lang lagi yan, yung pagkatao. Pagkatao din yan eh. Yung magtatanong ka, nasaan ang Diyos? Nandyan ba ang Diyos? Mukhang mayroon bang Diyos? Alam mo ba, yan ang tanong na masusukat mo kung saan naka-attach ang iyong pagkatao. Pagkatao yan, maniwala ka, kahit saan ka lulugar niyan. Alam mo, kahit sibigyan ka ng napakadaming pera, pag ang pagkatao mo may sabit, pera di sapat para takpan ang totoo mong pagkatao. Ang problema kasi ay problema. Pero ang problema, pag hindi sapat ang kapasidad ng iyong pagkatao, ang problema mas mataas kaysa sa iyo. Kaya ang bagsak, doon nagsisimula ang tantrum sa buhay, galit sa buhay, yung sitwasyon na napakagulo ang buhay, tingin mo, iniwanan ka ng Diyos, tingin mo, ang bilis mong tumingin sa kawalan. Tingin mo, inabandonan na yata ako ng Diyos. Dismayado ka na at parang depressed ka sa sitwasyon mo. Kasi, pag nagtanong ka sa sarili mo, ano ang mangyayari kung tila ang Diyos ay tahimik sa akin? Ito ang madalas mangyari. Galit, sama ng loob, mabilis tumingin sa kawalan, dismaya. Pero ano sabi ng Bible? Huwag kayong mabalisa. Worry na. Start living what God wants. Umpisahan mo nang mabuhay sa iyo. Bantayan mo ang iyong pagkatao kasi diyan masusukat kung saan nakatungtong ang buhay mo ng pundasyon. Pangalawa, tanungin mo rin sa iyong sarili, di ba? Ulitin ko yung word kanina na ni Hezekiah na tinitingnan ng Diyos, hinayaan ng Diyos na gawin ang gusto niya upang subukin ang kanyang pagkatao. Pangalawa, ano ang hindi dapat gawin kung tila tahimik sa akin ang Diyos? Ano ang di dapat gawin? Kasi kanina, ano ang mangyayari kung tila ang Diyos ay tahimik sa iyo? Ngayon, ano ang di dapat gawin? Alam mo ba, number one, letter A, huwag iwanang tiwangwang ang assignment na binigay sa'yo ng Diyos. Huwag iwanang tiwangwang ang assignment. Huwag i-vacate ang assignment. Huwag i-vacate yung lugar. Huwag gawing tiwangwang yan. Huwag mong iwanan ang lugar na nilagay sa iyo ng Diyos.
Huwag laging iwanan yan. Kaya nga, sabi ni Martha, eh di ba, sabi ng Luke 24:13, yung mga dalawang alagad na yon iniwanan ang Jerusalem habang pinako ang Panginoong Hesus nung araw na yon, nung pinako ang Panginoong Hesus doon at nung siya ay namatay, di ba? At nung siya ay nangyari doon sa Emmaus sa Jerusalem, di ba, nawala ng Panginoon doon sa kalawakan. Kung inyong mababantayan, ang dalawang alagad na ito, nung mamatay ang Panginoong Hesus, iniwanan nila ang Jerusalem. Nang iniwanan nila, puno sila ng grief, puno sila ng awa. Kaya nga, ibinikante nila. Kaya nga, ang Panginoong Hesus, habang nasa daan, kinausap sila, lumakad kasama nila ang Panginoong Hesus. Parang gustong sabihin ng Panginoong Hesus, bumalik kayo doon. Huwag niyong iwanan ang natiwangwang ang assignment na nilagay ko sa inyo. Alam niyo ano ang di dapat natin gawin? Huwag mong iwanan tiwangwang ang lugar na binigay sa inyo ng Diyos. Huwag mong iwanan 'yan. Pangalawa, huwag laging maninisi. Letter B, huwag laging maninisi. Huwag iwanan tiwangwang ang lugar. Anong di dapat gawin pag tila tahimik ang Diyos? Huwag laging maninisi. Huwag laging sisihin ang mga taong nakapaligid sa iyo kung ikaw ay ang daming dismaya na nangyari sa iyo. Pag tila tahimik ang Panginoon, tingin mo, wala ang Panginoon sa iyong paligid, wala ang Panginoon sa iyong harapan, wala ang Panginoon sa iyong pakiramdam, wala ang Panginoon, huwag na nating sisihin, kaya na wala, kasi ikaw kasi, buisit ka sa buhay ko. Itong dalawa na ito. Kaya lagi nawala, kasi ito talaga, ito naman, gaganti naman ang asa, kaya nga nawala, lagi mo sinasabing wala eh. Nawala tuloy. O di ba? Huwag laging maninisi. Huwag laging magsisisisihan. Kasi alam mo bakit? Yung time na yan na tahimik, tila tahimik ang Panginoon, bantayan mo ang iyong mga salita. Bantayan mo talaga ang iyong mga salita. Kaya nga, sabi nga eh, huwag laging manisi. Kaya nga sa John 11:21, sabi ni Martha, Panginoon, kung kayo po ay narito, buhay pa sana yung kapatid kong si Lazaro. Eh kasi di ba na late si Jesus, na delayed ang pagdating ni Jesus. Kaya sabi ni Martha, kung di ka lang sana nahuli, Lord. Si Lord din pala. Sinise. Alam mo, minsan, pag may nangyayari sa buhay natin, dami, pati Diyos, binagbintangan mo pa. Nagkaganyan ang buhay mo. Pero di mo alam, ikaw pala yung saksakang tamad. Di mo alam, ikaw pala yung saksakan, bakit nahuli ka? Bakit hindi, bakit na lumampas sa buhay mo ang pagpapala? Ikaw rin pala ang dahilan. Letter C, huwag magkimkim ng sama ng loob sa Diyos. Huwag magkimkim ng sama ng loob kasi sabi ng Luke 7, blessed is he that is not offended in me. Alam mo, mapalad yung taong hindi talaga nagkikimkim ng sama ng loob. Letter D, huwag magtangkang tulungan ng Diyos. Alam mo, ang daming beses natin tinulungan ng Diyos. Gusto nating tulungan ng Diyos. Eh, ang Diyos sabi niya, hindi niya kailangan ng ating tulong. Alam niyo, yung nangyari kay David, kasi, di ba, yung Ark of the Covenant, ay gustong dalhin sa city. Yung Ark of the Covenant, gustong dalhin sa city. At alam niyo po ba, nung dadalhin na sa city, ang Ark of the Covenant, alam niyo po, ang ginawa ni David, naghanda ng 30,000 na mga matitinding tao sa paligid ni David. Inihanda, napaka-spectacular yung pagbabalik ng Ark of the Covenant galing sa bahay nung isang kalimutan ko yung pangalan na pinagpala na yun eh. Obed-Edom. Thank you. Galing sa bahay ni Obed-Edom, nung pinagpala si Obed-Edom ng husto, alam niyo po ba, within 3 months, pinagpala ng Diyos ng husto si Obed-Edom na balitaan ni David yung Ark of the Covenant, ay talagang yun ang sani kung bakit pinagpala si Obed-Edom. Ngayon, yung Ark of the Covenant na isip ni David, ibalik sa Jerusalem.
ibalik sa Jerusalem, kaya naghanda siya ng mga 30,000 na chosen leaders para ito yung magguardya noon, ito yung manunood doon, kaya spectacular yung pagpasok ng Ark of the Covenant. Anong ginawa ni David? Ang ginawa ni David, inihanda yung baka, inihanda yung cart, at anong ginawa? Nilagay ang Ark of the Covenant doon, at isang araw yung ano, yung baka, yung asno na yon ay natisod, natumba, tinulungan ng isang, ay nako, namatay. Alam niyo po ba, sinaling ng Diyos yun, nagalit ang Diyos sa tao na yon. At alam niyo, namatay ang tao na yon, at nung mamatay, si David galit na galit sa Diyos. Galit na galit sa Diyos, Lord, bakit ikaw, di ba ikaw, bakit namatay yung tao ko? Si David, bandang uli, siya rin ang umatras. Kasi kung inyong mababantayan, ating kasalanan yung maling pagdala doon sa ark. Gumawa tayo ng sarili nating programa. Gusto nating gawin yung ating sariling programa, what is right in our own eyes. Ang nangyari po kay David, mga kapatid, kaya ang ginawa niya, kasi may namatay nung hinipo na yung ark, no? Tinulungan yung ark kasi natumba yung baka noon na ginamit. Natumba at ang ark mahuhulog. Tinulungan, namatay ngayon yung tao. Dahil may namatay sa pangyayari na yon. Ano ang gagawin ng mga tao kasi wala nang magtatangkang umipo pa sa ark? Kasi parang may nuclear bomb sa gitna nung... Kasi pag may namatay na, sino pang magtatangkang hihipo nun? Di ba? Tama ba yan? Nasa 2 Samuel yan chapter 7. Kaya kung inyong mababantayan, mga kapatid, kung inyong babantayan ang sinasabi ng Bible, kung inyong pakaniigin, ang Diyos talaga, hindi na kailangan ng tulong natin, ang Diyos naghihintay na tayo ay sumunod sa paraan niya. Kaya nga si David, ang nangyari kay David, mga kapatid, ang ginawa niya, so dinala sa bahay ni Obed-Edom. Pagdala sa bahay ni Obed-Edom, alam niyo po ba, ngayon alam niya na kung anong gagawin niya. Kasi ang ginawa niya, ipinasok niya ang ark sa pamamagitan ng mga priest na ilalagay sa balikat. At anong pang ginawa ni David? Kasi nung time na yon, kasi mali ang ginawa ni David, kasi gusto niyang ipakita sa lahat ng tao ang sarili niyang kakayanan. Ang ginawa ni David para maibalik talaga ng tama sa paraan ng Diyos, ang ginawa nilagay sa balikat ng tao, hindi nilagay sa cart. Hindi hayop ang hihila. Ang hihila ay ang mga pare. Ang mga priest, ang mga chosen na tao. Kaya kung maintindihan po natin, mga kapatid, huwag magtangkang tulungan ng Diyos. Ano ang di dapat gawin sa panahon na ang Diyos ay tila tahimik sa atin? Huwag po tayong magtangkang gumawa ng sarili nating pamamaraan. Bumalik tayo sa ginagawa ng Panginoon. Kasi hindi siya tumatahan sa templong gawa ng tao, sabi ng Acts 17 verse 24. Sabi ng verse 28, siya pa nga ang ating hininga, siya pa nga ang lahat-lahat sa atin. Paano niya kailangan ang tulong natin? Sabi niya, hawak niya ang ating buhay, pagkilos at kaya ang Diyos ay nandyan lang sa ating paligid. Kasama mo ang Panginoon. Pangatlo, ano ang dapat kong gawin kung tila tahimik sa akin ang Diyos? Kanina, ano ang mangyayari kung ang Diyos ay tahimik? Pangalawa, ano ang di dapat gawin kung tila tahimik ang Diyos? Ngayon ang pangatlo, para tumigil na sa ating buhay ang pagkabalisa. We worry not, but rather we start living what God wants para makapamuhay tayo sa gusto ng Panginoon. Ano nga ang dapat natin gawin kung tila tahimik sa atin ang Diyos? Kung tila hindi natin mabanaag, tila hindi natin marinig ang kalooban ng Diyos, tila maraming bagay, anong dapat natin gawin? Unang natin gawin, suriin natin ang ating relasyon sa Diyos.
suriin ang relasyon mo sa Panginoon. Sabi ng Isaiah 59, ang kasalanan mo ang naging dahilan kung bakit hindi marinig ng Diyos ang ating panalangin. Ang sala mo ang dahilan, hindi maiksi ang kanyang kamay pa upang hindi maabot ang ating panalangin, sabi ng Isaiah 59. Hindi maiksi ang kanyang kamay. Si Yahweh ay may kakayanan upang iligtas siya, iligtas tayo. Hindi siya bingi upang di niya marinig ang ating hinaing. Hindi siya bingi. Sabi mo sa iyong katabi, hindi bingi ang Diyos sa iyo. Ano man ang ating kinakaharap, sabi ng verse 2, mga kapatid, ang sala mo ang naging dahilan. Ano sabi ng verse 2 yan? Sala mo ang naging dahilan. Sabi dito sa Bible ko, but your iniquities have made a separation between you and your God. Dahil sa iyong kasalanan, ang aking muka ay itinago ko sa iyong harapan. Alam niyo po ba, dahil sa kanya ating kasalanan, kaya ang mukha ng Diyos ay itinago niya. Kaya nga, ang Bible hindi bingi. Ang Bible hindi maiksi ang kanyang kamay. Hindi bingi, hindi bulag, hindi maiksi ang kanyang kamay na di tayo niya maabot. Pero ang sabi sa verse 2, dahil sa sala mo, sa Isaiah 59 verse 2, ang sala mo ang naging sani, kaya hindi niya marinig ang ating panalangin. Kaya kung inyong mababantay, mga kapatid, suriin natin, examine natin ang ating mga sarili. Bantayan natin ang ating mga sarili. Alam niyo po ba kung bakit nagkakaproblema tayo ng ganito? Bakit ang dami natin problema? Kasi, simple lang, ang Diyos umatras dahil ang Diyos tinago niya ang kanyang sarili sa atin. Ano ang dahilan? Dahil sa ating pagkawalay, dahil sa ating kasalanan. Dahil sa ating pagsasalansang, kaya sabi niya, nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Ngayon, may problema sa ating tahanan. Ano ang dapat nating gawin kung tila ang Diyos tahimik sa atin? Suriin natin ang ating sarili. Suriin natin ang ating relasyon sa Panginoon. Suriin natin yan, letter B, magpakatatag tayo sa Panginoon. Letter C, seek wisdom. Magpakatatag sa ating tayo sa Panginoon. Hanapin natin ang karunungan ng Diyos. Sa karunungan ng Diyos, ang karunungan ng Diyos ay ability yan to apply effectively. Ang karunungan ng Diyos, sabi ng 1 Corinthians 1 verse 30, si Jesus ang ating karunungan. Si Jesus ang karunungan ng Ama na nasa langit. Ibig sabihin, sa ang Panginoong Jesus ay ang application ng divinity ng Diyos. Ang kabanalan ng Diyos, si Jesus ang larawan niyan. Ang Panginoong Jesus ang pinaka-picture ng kabanalan ng Diyos. Kaya nga sabi niya, seek wisdom. Sino po yung wisdom na tinutukoy ng Bible? Sa 1 Corinthians 1:30, si Jesus ang ginawang wisdom ng Diyos. Kaya sabi niya, therefore be careful how you walk, not as unwise men, but as a wise. Ingatan yung lumakad kayo, hindi katulad ng mga mangmang. Lumakad kayong parang mga matalino. Ano? Sino ang ating katalinuhan? Sino ang karunungan ng Diyos? 1 Corinthians 1:30, ang sabi doon, si Jesus ang ating karunungan. Si Kristo Jesus ang ating karunungan. Letter D, pagtibayin ang pagtitiwala sa Diyos. Ano ang dapat gawin para ang mga worry na ito ay walang puwang sa buhay natin? Pagtibayin ang pagtitiwala sa Diyos. Alam mo, sabi ng Colossians 3, sundin mo ang kapayapaan ng Diyos sa buhay mo. Sundin mo ang kapayapaan ng Diyos sa buhay mo. Proverbs 3 verse 5, ang sabi niya doon, magtiwala sa Diyos, huwag manangan sa sariling lakas. Kayawi magtiwala ng buong puso at lubusan. At huwag mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga
lalakaran. Amen po ba? Worry not. Start walking what God wants. Ito yung mga challenges sa buhay natin. Ano nga ang mangyayari kung tila tahimik sa atin ng Diyos? Pangalawang challenge sa atin, ano nga ang di dapat natin gawin kung tila ang Diyos ay tahimik sa atin? Pangatlo, ano nga ang dapat gawin kung ang Diyos ay tila tahimik sa atin? Kaya wala tayong dapat ikabalisa. Tingnan natin, Lord, ano ang pangarap mo sa akin? Tila kung tingin ko, it seems dark in the beginning. Tingin ko sa una medyo madilim, pero alam ko, sa gitna ng dilim, may sasambulat na liwanag doon. Bakit ako mababalisa? Amen po ba doon? Ba't nga pala ako mababalisa kung ang Diyos ang iyong kasama?